Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon ay isang TV Plus. Kung titignan nyo, bale, ayan siya. So, nabuksan na ng customer na mga boss. Sabi niya, binuksan niya daw, tinignan. So, yun, dinala din sa atin. Bale, ang problema nito, ayaw mag-power. So, yun yung ayusin natin dito mga boss, yung kanyang power. Pero bago yan, itatry na muna natin. So, bago natin itry ito mga boss, itetest na muna natin itong kanyang adapter. Baka dito yung problema, itong kanyang adapter. So, try ko na muna check itong adapter nito mga boss. Bale, gagamit tayo tester dito. Ayan. So, nakaset ng 50 volts itong ating tester. Bale, nasaksang na yan. Ayun. So, meron siya mga boss. Ayan. May higit 13 volts, so hindi na kasi accurate itong tester na to. Pero okay itong kanyang adapter. Ngayon, saksak natin. Kung titignan nyo, ayan, so ayaw mag-power. Kahit anong pindot natin dito sa kanyang button na power, ayan, wala pa rin. So dapat mga boss, ilaw itong kanyang indicator na kulay red. Pagsaksak pa lang natin dito sa adapter. Kaso mga boss, ayaw talaga mag-power. So yan yung ayusin natin ngayon. So, bubuksan natin to, tignan natin kung anong posibleng sira nitong TV Plus na to. So, buksan ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko na mabuksan tong TV Plus. Papansinin natin tong kanyang mga parts, so itong kanyang board. So, wala naman tayong nagigitang sunog na parts. Ayan. Mukhang okay naman tong kanyang mga pyesa na SMD. So, dahil wala tayong nakitang sunog na parts. So, ang gagawin natin ngayon mga boss, bale, sasaksak natin tong adapter. Ayan. Tapos, saksak ko tong kanyang adapter. So, magsusukot tayo ng bolt tayo ngayon dito. Ayan, gagamit pa rin tayo ng tester, itong analog tester. So, yung set na ating tester mga boss, ayan, nasa 10 volts DC. Bale, magsusukot tayo ng voltage dito. So, naka-indicate naman yung mga voltage na itetest natin. Ayan, 5 volts, 3.3, 1.5, 1.5. So, naka-indicate naman dito sa board. So, alam natin kung ano yung dapat na masukat natin. Ngayon mga boss, yung mga voltage na yan, tignan natin kung present ba yung mga voltage na yan. Bale, nasaksak na itong TV Plus. Ayan, tignan natin itong tester. Unahin natin itong 5 volts. Ayun, so meron siya, present tong kanyang 5 volts. Ngayon, tong 3.3. So, present din. 1.5. Ayun, present din. Yung isang 1.5. So, itong isang 1.5 volts, medyo mababa kumpara natin dito sa isa. Ayan. So, nakita natin mga boss, present naman yung mga voltage, pero ayaw mag-power on itong TV Plus. So, kahit anong pindot natin dito sa kanyang power on, ayan, so hindi umilaw itong kanyang indicator. Ang tanong, ano kaya posibleng sira nito mga boss? Present naman yung mga voltage pero ayaw mag-power on. Hindi naman mainit itong kanyang IC. So, nakita natin mga boss, present naman yung mga voltage pero ayaw pa rin mag-power on tong TV Plus. Ngayon gagawin natin dahil present naman yung mga voltage itong TV Plus. Yung 5 volts, 3.3 volts, 1.5 volts. So nakita nyo present naman. Ayan mga boss, so nakita nyo ayaw pa rin mag-power on tong TV Plus although present naman yung mga voltage. So ang gagawin natin ngayon, kung titignan nyo itong mga buttons, ayan, itong dalawang buttons na yan. So, napansin ko mo, boss, kinalawang na at ayaw nang mapindot. Ayan, no. Lalo na itong una. So, itong dalawa mo, boss, hindi na natin mapindot or ma-press itong button. So, ito lang power yung nagpipress. Ngayon, try na muna natin na tanggalin yan, yung mga buttons na yan. Tapos, tignan natin kung magpa-power on ba itong TV Plus. So, try lang natin mga boss, baka nasa buttons lang yung problema nito, kaya ayaw mag-power on. So, try lang natin.
kasi present naman yung mga bolta nitong TV Plus, pero ayaw pa rin mag-power. So, kaya try na muna natin tanggalin itong mga buttons, tapos after natin matanggal, saka natin itest itong TV Plus. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, natanggal ko na itong mga buttons nitong TV Plus, ayan. Ngayon, hindi na muna natin papalitan yan, so try na muna natin itong TV Plus. After natin matanggal yung mga buttons na yan, tingnan natin kung magpa-power on ba itong TV Plus after natin matanggal yung mga buttons. So, try natin ngayon. Ayan, try na muna natin. So, sana mag-power on. Kasi kung hindi pa rin mag-power on ito, mga boss, medyo bangungot na to. Ayun. So, kung titignan nyo mga boss, ayan o. Umilaw itong kanyang indicator. So, bigla na lang umilaw itong kanyang indicator mo, boss. Tinanggal lang natin itong kanyang mga buttons. So, ngayon, try natin na lagyan ng monitor to. Tignan natin kung nag-power on nga ba itong TV Plus na to. Kasi umilaw itong kanyang indicator. So, iset ko lang mo, boss. Lagyan ko lang ng monitor itong TV Plus. Tignan natin kung nag-power on nga ba itong TV Plus na to. So ayan, kung titignan nyo, bale, nilagyan ko na muna ng antena itong TV Plus at ng jack. So ipapower on na lang natin itong TV. So ito palang CRT TV na ito mga boss, sa mga hindi pa nakapanood. So panoorin nyo lang dito sa ating video kung paano natin inayos itong CRT TV na ito. Ngayon mga boss, try na natin. Ayan, switch on na natin. So tignan natin kung lalabas ba yung display. Ayun o. So, okay na ito mga boss, ayan, kung titignan nyo, gumagana na itong TV Plus. So, gumana siya mga boss. Hindi ko inaasahan na magpa-power on itong TV Plus na to. So, try natin sa ibang channel, ayan, meron naman. So, nagbaka sakali lang tayo dun sa mga buttons, pero nag-power on tong TV Plus. Ayan mga boss, bale, pinatay ko tong TV Plus ngayon. Power on natin ulit. Ayun, no. Titignan nyo mga boss, nag-power on pa rin. So, ibig sabihin, so, itong ang mga buttons yung may problema. So, hindi ko ini-expect na magpa-power on tong TV Plus after natin tinanggal tong mga buttons na yan. Tinry ko lang. Pero nag-power on itong TV Plus. So, meaning, nasa buttons nga yung may problema. Ngayon, sunod na gagawin natin dahil okay na itong TV Plus. So, papalitan natin ngayon yung mga buttons na yan. So, kuha lang akong pamalit natin dito para may lagay dito sa board. Ayan, kung titignan nyo, bale, ito yung mga buttons na touch switch. So, yan yung ilalagay natin dito sa TV Plus. Ayan mga boss, mga bago yung touch switch na yan. So ilagay ko lang muna. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko na may ilagay yung mga touch switch. Ngayon, itatry pa natin to. So tignan natin kung magpa-power on pa rin tong TV Plus na meron ng touch switch or buttons. So saksak ko lang. Ayan, kung titignan nyo mga boss, nagpa-power on pa rin itong TV Plus kahit na naglagay na tayo ng mga touch switch dito sa board. So, nasa buttons talaga yung problema nitong TV Plus na ito mga boss kung bakit ayaw mag-power on. Kasi yun lang naman yung ginawa natin, nagpalit lang tayo ng mga buttons. Pero, ayan, nag-power on itong TV Plus. So, nakachamba tayo mga boss.
Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko nang may sara itong TV Plus. Ngayon, try pa natin ng isang beses. Ayan. So, nagpa-power on pa rin, kung nakikita nyo. So, ito lang talaga yung may problema, itong mga tax switch na yan. Kung bakit tayo mag-power on tong TV Plus. So, nakachamba tayo, mga boss. So, hindi ko inakalang buttons nga talaga yung problema nito. Nagbaka sakali lang ko, pero yun, nag-power on. So, ganun pa man, mga boss. Hanggang dito na lang tong ating video. Sana kahit pa paano, meron kayo natutunan dito sa ating video. Lalo na kayong mga baguhan. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss! Peace.